Hello mga kakabsat and welcome to another episode of my channel. And today we're going to explore another adventure dito sa Ballesteros, no? Sa ito sa mga pinagmamalaki ng Ballesteros. Okay? Ating i-explore ang Grandeza Integrated Farm. Ayan. Papakita ko sa inyo ang kanyang environment. Yan. Of course. Hanggang dun. Okay. So welcome to my unnumbered episode. Another unnumbered episode sa ating vlog. So this is the entrance of Grandeza Park. Of course, malawak ang kanilang parking area. However, pwede rin ninyong dalhin ang kanilang ang inyong mga sasakyan sa baba. Dito tayo sa welcome part. Yan. So eto, ano-ano ang mga makikita natin sa ma-enjoy natin sa Grandeza Integrated Farm? Of course, we serve memories. Sabi niya doon, we serve memories. Meron din silang tawag dito, swing for children. And then andyan din si may mga ano din sila dito, may mga obstacles, challenges. Okay. Mayroon din silang available na all-terrain vehicle according to them. Yan, yan yung all-terrain vehicle. Okay. Right, so nandun yung all-terrain vehicle, tingnan natin. Nandito yung mga bata, nag-e-enjoy. Oy! Sige. Puntahan natin yung isang all-terrain vehicle. Ang all-terrain vehicle ang tawag dito kasi this is really intended for kahit sa lupa, sa patag, sa tulad nito na medyo mountainous. Kaya all-terrain vehicle ang tawag dyan. Alright. So kung mapapansin po ninyo, marami silang mga kaya sa integrated farm kasi halos lahat na yata ng fruit-bearing trees makikita ninyo dito still on under improvement. So meron po sila dalawang all-terrain vehicle. And dun sa baba, meron kayong makikita na parang meron din yata siyang fish fund. And doon, rice fields. Meron din kayong makikita dito na dragon fruit farm. Okay. So, tignan din natin yung mga iba pang mga ambience. Hello! Sariana, ambience na ma-enjoy ninyo ito. Tignan natin yung mga turtles. Yan, okay. And then, makikita din nyo dito yung ibang part, may nursery din sila dun sa part na yon. May mga swing, may mga tables and poultry and rabbit tree yun. Tapos ito, makikita nyo ito, siguro ang ganda dito pag gabi, no? Umiilaw yung mga na dito ate pag gabi, no? Ito, ang ganda nito. Umiilaw yan pag gabi, during night time nakikita yan. So mas maganda siguro yung ambience dito pag gabi. Kaya lang, as of now the status is ewan ko kung may mga available na sila dito, hotels or rooms or accommodation. Meron po? Okay, sige, sandali, tingnan natin sa loob. Okay, nandito tayo ngayon sa part na kung saan parang meron siyang function hall. Ayan, tingnan natin sa loob. So ito yung pinaka-function hall niya muna as of now. Makikita niyo sa paligid punong-puno ng mga reminders, punong-puno ng stickers, reminders for minimum health protocols, maintain social distancing. Kahit saang sulok meron. Ayan. Makikita niyo din dito, it's already accredited
by TESDA and the Department of Agriculture and Tourism, Department of Tourism, with SEC registration number na rin. O, SEC registered na siya, no? So, ibig sabihin, it is fully established. Yun nga ron, tuloy-tuloy ang improvement, kaya marami po ang mga makikita dito na tuloy-tuloy ang improvement. Okay. Alright, sa ngayon, interview natin si Kuya. Magtatanong lang tayo tungkol sa ilang registration. Mga yan, siya po yung, kayo po yung owner, Kuya? Yes, sir. Okay, bale, siya po si pangalan po? Engineer Erwin Albiar. Okay, si Engineer Engineer Erwin Albiar. Albiaco. Siya po yung owner dito sa Grandeza Farm, no? And magkano naman ang registration dito, sir? As of now? Registration entrance fee, I should say. As of now po, may promo po kami na free yung registration up to January 31. Ah, okay. So, napakaganda po ng pagkakataon. Today is January 15. Meron pang ilang araw. So, free registration. Pero pag nag-back to normal na po yung registration, magkano po? Sa mga bata, ang ban namin is 10 pesos sa mga kids. Then sa adult is 20 pesos. 10 pesos. Okay po. May napansin po kaming mga sasakyan. Anong pong tawag sa mga yan? Yung mga... Ito po yung tinatawag namin all-terrain vehicle. Okay. Kasi yung mga yan, pwede niyang akyatin yung mga bundok-bundok, okay. yung mga swampy road, okay. Kaya-kaya niya. Magkano naman po ang hired pag halimbawa na nag-hired po ang mga bisita po ninyo, mga turista? Ang rate po namin dyan is 350 for 30 minutes. Ah, okay. So, 350 for 30 minutes for an amazing experience. Hanggang dun po ba sa mga part na yun na may dragon fruit part po ng ano na to? Yes po. Oh, napakalawak. Hanggang dun po sa may gulong na yun na puti. Ah, okay. May mga naitanim po doon na mga varieties ng mga fruit bearing trees. Ah, okay. So, regarding naman po sa ano po, dun sa mga health protocols natin, at pansin na po natin na to the maximum ang kanilang mga reminders. So, ibig sabihin, pag nakapasok na po kayo dito, may mga ano naman tayo sa labas na sir, na yung mga nagmo-monitor. Yes, ibig sabihin, po. Pag nakapasok na tayo dito, good as safe, pasado po. Na po kayo and safe na po kayo dito. So, yun po. Ulit, ito po ang Grandeza Integrated Farm. Just experience until January 30 po ang kanilang promo. Free entrance fee po. Mostly yung mga turista po dito. Ma-enjoy po ninyo. Maraming kubo. So, kubo nga pala sir, magkano naman po ang renta natin? Wala, pasabos sa ngayon. Naka-promo pa rin siya hanggang January. Pati kubo hanggang January. On February 1, yes. Doon na po kami mag-start ng mga may fee. Konti, siguro mga 150 per kubo. Okay. Up to, kung na yun, sawa na yun. Okay. Basta pumasok ka na po. Ah, okay. Sige. So, yan po ang ilan sa mga, ano natin, sa mga information pa sa mga nagbabalak, sa mga gusto pong mag-explore dito sa Grandeza Farm. Matatagpuan po dito sa, tanongin nyo lang po, Mabutal East. Bayan po ng Ballesteros, Cagayan. Thank you so much, sir. Siya po ang owner ng Grandeza Farm. Okay, thank you. And sige po, just enjoy. Mag-inquire lamang po kayo dito. Bumisita lamang po kayo sa Grandeza Farm. Pwede rin bisita yung website namin, sir. May website din po pala sila, no? Bisitahin lang po ninyo ang website. https://. Then grandezaintegratedfarm.com. Okay, so yan po, complete details para maka ano po kayo dito. So far, baka mamaya after ng posting natin dito, sir, baka mamaya magdagsaan dito kasi until January 30 yung promo ninyo. Pero yun na nga po, sabi natin, mas maganda po yung ma-experience po ninyo, makita po ninyo aside from the pictures and the videos na nakikita nyo ngayon dito sa aking channel. Thank you po and keep safe, everyone. Yeah, thank you po. It all right. Nice to be simple. Yes, nagbabalik tayo for additional information dito po sa Grandeza Farm, no? Ulitin ko po, Mabutal East, Ballesteros. And it's a pleasure to talk with the better half of the owner,
Yan. Ma'am, magpakilala na lang po kayo. Yeah, good afternoon, sir. It's a pleasure to have you at Grandeza Integrated Farm, where everybody have fun, have memories, and you have enjoyment all around. So, ako po si Dauphin Navarro Algar. Just call me Pinky for short. Ma'am Pinky. Yeah. No, Ma'am Pinky. So, this is it. You are now at Grandeza Integrated Farm. Ang aming school, I say, school na rin because you are catering to... in fact, we have already 225 graduates, farmers. Okay, so nakita nga po namin kanina, nakita ko dun, ma'am, and nandun, pinicture ko, binidyo ko, bakit kasi meron siyang DA at accredit, ano ito? Ibig sabihin, accredited yan, accreditation ng DA, TESDA, Department of Tourism. Yes, yes, ma'am. Can you explain some more about that? Kung bakit sabi nga po ninyo, school pa rin, school at the same time, farm po siya, tourism site, and at the same time, school pala na accredited ng TESDA and Department of Agriculture. Yes, exactly, sir. So, school to the point na we are a farmer's field school and learning site for agriculture. Mm-hmm. Accredited po tayo dito sa DA, Department of Agriculture, ng Agricultural Training Institute. Mm-hmm. And at the same time, accredited po tayo sa TESDA as a learning institution. Okay. Yes. And then, isa pa po is accredited tayo sa Department of Tourism as an agritourism farm site just December 8 only. And synchronized with that, accredited din po tayo ng with a good agricultural practices under the Bureau of Plant Industry ng Department of Agriculture. Plus, may plus pa tayo, sir. Huwag kayo magsasawa. We are already SEC registered. Security Exchange Commission registered. Yes, nakita ko po mamay ulit. Alright, so, yan po yung mga information kung bakit, yun pala. Kaya napansin ko kanina, yun ang na-observe ko. Pagpasok pa lang namin, integrated farm. Farm talaga siya. Then, as I go around, napansin ko yung mga logo ng mga iba't ibang agencies po dyan. Kaya I tried my best para makausap po kayo. Kasi yun ang gusto kong tanungin. So, aside from that na marerelax po talaga yung mga turista dito, nakita ko ng dami, iba't ibang fruit bearing trees, may mga ano din po tayo dyan. So, ongoing and tuloy-tuloy po no yung development ng Grandeza at Integrated Farm. So, we expect na maliban sa ngayon, kanina in-interview ko si Sir, today is January 15 hanggang January 30 daw ang kanilang promo na free registration or free entrance. Yeah. Oh, pati yung kubo free daw po. Yes. Pero after January 30, may entrance na. Ayun. Pero siguro sa mga visitors, mga turista po natin, depende po sa inyo. We are not forcing you. We're not forcing you to come now kasi libre. Hindi, kahit after January mas maganda pa kasi tuloy-tuloy ang development. Yes. And nandiyan po si Madam Pinky. We just call her Ma'am Pinky. Ate Pinky. Ate Pinky or yeah. Ate Pinky na lang mas ano. Mas maganda diba? Para friendly. And of course, nabanggit din kanina ni Sir yung kanilang sa website. And aside from their website, mamaya po, titignan ko po mamaya, ipapakita ko yung kanilang logo sa kanilang Facebook page. Mm-hmm. Alright. Thank you for that. Mm-hmm. So, yan ma'am, maraming salamat and it's a pleasure again sa lahat ng mga supporters natin, mga followers natin sa Facebook natin, sa Facebook page, sa aking Facebook account, sa YouTube account ko po. I am introducing to you this new agricultural agritourism farm. Yan, it's a 3-in-1 na yan kasi. Grandeza Farm, Grandeza Integrated Farm. Dito po sa Mabutal East Ballesteros, Cagayan. Again ma'am, magandang hapon po and it's a pleasure. Anyway, naka-social distancing naman tayo. Ulitin ko po ha, pagdating po ninyo dito, inikot ko na po kanina dito pa lang sa simple ano nila, parang functional nila. Nakapalibot halos lahat ng haligi, may nakadikit na social distancing, no smoking, no face mask, no entry. Pero nandito yung face mask ko, binaba ko lang for the purpose of interview para mas... maganda naman yung aura namin ni Ma'am Pinky kahit haggard kaming dalawa. Tinalis namin yung face mask namin for this interview. Okay? So with that, again, thank you so much. Ate Pinky pala. Ate Pinky. Okay. So from now on, Ate Pinky. But can I add some? Yes, ma'am. To promote it? Go. Yeah, okay. So here also, pwede kami nag-accept na ng reservation this coming summer for camping. Pinakamaganda po yan. Camping kasi, po. Mm. Kasi may ano tayo dito, campsite. Mm-hmm. And then with a bonfire and a team building in one.
Tapos you can enjoy the beauty of nature and everything. And then meron po tayo sa marami kaming activities na ka-line up kung magpapa-reserve ko po kayo dito. Okay. So we can lay all to you the activities to be taken. Hindi ho masasayang yung one night, two days nyo to be at Grandeza. For sure, aalis kayo dito, which we always say, we serve memories. Okay, kaya nakita ko po yun, no? We serve memories. And during night time, gusto ko rin ma-experience one time kasi may mga bawat puno, may sa bawat puno may nakita kong nakatusok na ano yun. Alam ko, tumilaw yun ng gabi. Na-enjoy yes, yun. Maganda ang liwanag yun po dito, sir. Solar liwanag lights. Paggabi. Solar light paggabi. It's so romantic. Romantic. Just a cup of coffee between you and me. Ooh, wow, it's really a big wow. Ayun, siyempre. Are there some more that you want to announce here? Go ahead. Okay, it's unlimited. Also, pag in season ng ating mga dragon fruits, we offer pick and pay dragon fruits na intercrop po tayo dyan ng pineapple. Yun ay isa pong highlights ng aming activity pag andyan na po yung fruiting period, which is July to October. Mahaba po ang ating fruiting period dyan. And if you want also to have some memory, if you gonna come here, marami tayong mga naka-reserve dyan ng mga seedlings ng coconuts. You can plant a tree for your para may remembrance naman kami. Plant optional. A tree for legacy. Yeah. It's your option if you want to have a legacy also here. Ah, okay. Sige. Napaganda ng program na yan. Late in the afternoon, mayroon tayong yung kite flying dito. And then you can see so many migratory birds. Ayun. Which you enjoy flying there. Migratory birds, marami po sila dyan. Kaya yun po na pre-preserve namin dito. Napaka-peaceful dito. Pag mag-camping kayo, very peaceful lang dito. Because your protection and health is our concern. And one thing more, I can add, we do not serve here junk foods and carbonated. Yung pansin ko nga po dito sa kantin ninyo, wala kang makitang mga ano. Walang junk foods. No carbonated. Yeah. Because your health is our concern. Ah, talagang. At night time naman, your protection is our concern. Ah, okay. Kaya andyan po yung ating mga tanod to roam around pag may nagpapareserve dito ng camping. Mag-monitor. Nakikoordinate na ako sa aming barangay captain na si Kapitan Patrick Puklos. He's so very supportive to Grandeza. Yeah. Napaka-importante po nito, ma'am. Ate Pinky, sa mga viewers natin, napaka-importante na makuha ninyo yung mga contact numbers mo nila kasi after posting this one and by this coming months siguro kapag medyo lumuwang na ang ating status sa quarantine and dito sa COVID, sigurado ako pag peak season yan, baka mamaya magkakaroon na tayo talaga ng reservation, di ba, ma'am? Yes. Kaya kailangan, minimal lang entrance fee. Minimal talaga, ma'am, kasi nung tinanong ko si sir, 10 for children and 20 pesos yes, for adults. Yes. And then yung mga kubo, very minimal din po. Yes. And of course, what I'm trying to point out here is, syempre tayo, lalo na ako, kilala nyo na po ako, guwantasawa na kayo siguro sa mga post ko, so, tabing dagat, tabing ilog, lagi ang nakikita po ninyo, oh, no? So kaya, it's a pleasure that you feature a farm. Yes, ma'am. Mostly talaga yung mga posts ko nakikita nila sa tabing dagat, sa tabing ilog, sa tabing dagat. And this is really my first time to feature yung isa sa mga travel adventure ko ng ganito na farm talaga ito. This is the first ever farm na na-feature ko na hindi naman, ngayon naman, hindi tabing dagat, hindi tabing ilog. Hindi white sand, hindi rin white beach or whatever. But it's really my first, dito naman sa farm talaga. And dito sa Grandeza Ag Integrated Farm. Yes. Kasama na po tayo sa roadmap dyan, ha, ng Department of Tourism, region-wide. Okay. Yan ang malaking promotion sa atin ng Department of Tourism. At it is only in Grandeza that you're gonna taste our Pancit Grande. Ah, kaya pala may mga pancit na dyan. Yeah, we offer pancit grande. Yan yung ano nila, yan ang... Why you call it grande? You come and taste and discover it. Ah, okay, sige. Yan, discover it. Ano ako sa grande? Anong meron sa grande na yan, no? Sige, ma'am. Ate Pinky, ulitin ko, no? Ate Pinky, para mas ano tayo, closer yung... Yes, okay. So, gusto ko din yung Ate sulitin Pinky. Natin, thank you very much, Ate Pinky, for this opportunity. Perhaps in 3 to 5 hours, maybe, nasa ano na to?
Mamaya po. Basta itag ko po sa Facebook page ng Grandeza Integrated Farm. Yeah, yes. Thank you very much. See you again, mga vloggers. This is not my first time. Sabi ko nga sa inyo, abangan din niyo dahil for sure one night, one time kailangan mayroon tayong night experience dito. Yes. At saka yung ATV natin, ay ayan na, tapos. Sige, go ahead. At saka yung ATV natin, come and enjoy. Ah, okay. Trailing po tayo dito up and down the hills. Ah, okay. Uh-oh. Sige, bro. It's very, very affordable naman siya. Yung ating ATV. Yung ATV, ATV, all-terrain, all-terrain vehicle. Yeah. Yes. Yung pinakita namin ni Sir kanina, dalawa. Uh-oh. Up and down the hills yan. Maluwang po itong area namin. This is less than 20 hectares. Okay. So you can roam around. May mga floodlets tayong nakadesignate for your pathway. Ah, okay. Yan pala ang ano niyan. Kaya may makita ka mga floodlets yan all around. Yun ang purpose na dinadaanan niya ng ating ATV. Ah, okay. Sige. Para malibot nila yung buong area. Ah, sige. Nice information po. Again, ako po inyong ka-vloggers. Ako po si Teacher F. Friends sa school. DJ Encanto sa radyo. Dito naman ang inyong... Anong tawagan po natin dito? Kakabsat! Thank you, Ate Pinky! Okay po! Okay. Hello, mga ka-vloggers! Humirit tayo dahil marami pa tayong dapat sabihin, i-reveal dito bakit sila integrated farm and bakit sila accredited. And ang dami pa. So, humirit tayo kay Ate Pinky. Ano pa yung mga... May mga nakita kasi ko, Ate Pinky, dyan na may mga rabbit, poultry and rabbit. Ano yung poultry? Ano pa yung mga yan? Ano pa ba yung iba pa na hindi natin nabanggit? Kasi kanina, nag-ikot lang tayo. Yung mata lang, nakita ko ang dami kong nakita mga yan. Yung pinky, yung ano, yung poultry. Ano po yun? Yung, tapos, ano pa ba yung mga iba pang enjoyment dito sa Grandeza, Ate Pinky? Okay, integrated farm po tayo. So, sabi ni Sir Efren, may nakita siyang poultry and rabbitry. So, opo. Sa poultry, mayroon tayong mga free-range chicken dyan. So, okay. At saka, mayroon tayong rabbit doon din sa loob. So, additional activity is that you can feed our rabbit. And then, kung magpa-preserve ka na pupunta dito, hindi ko papaharvest ang mga itlog sa ating mga tao para kayo nang magha-harvest. Kayo ang magha-harvest. That is what yun ang tinatawag kong egg picking in the morning. Activity. So, activity yun. Manok at saka itik. Yung itik natin over there, pag nakita nyo po kanina, so, pwede po kayong mag-pick ng eggs. So, the joy of picking is iba talaga kaysa yung bumibili kayo talaga sa palengke. Oo nga po. May certain fees lang yun. Napaka-minimal po dito sa Grandeza. Yeah. What we offer is that you experience talaga, lalo yung mga bata ngayon, they play a lot on their gadgets. They do not know kung ano yung itsura ng itik, anong itsura ng... Ang dami nga eh. Kaya ito, tinuturo namin. May mga wicker basket tayo which they gonna place the eggs, they gonna pick in there. Para sa ganun, andun yung talagang nature po ang dating, native na native po ang dating ng ating mga... Ganda. Kung gusto nyo mag-picture, very, very beautiful. Saka meron din tayong kambing. Yung kambing, you can feed our goats. They are friendly. May mga napier grass tayo dyan. May mga tricanteras. Ipapakain natin sa ating mga alaga. Para ma-enjoy nyo naman kung paano magpakain ng mga kambing. Iba ko talaga ang feelings, lalo sa mga bata yan. So, kinakailangan ho yung mga bata natin mag-excursion naman, lalabas sa ating mga bahay. Pag maluwang-luwang na yung mga panahon natin. Siyempre ngayon ho, may mga protocols tayong sinusunod, kaya medyo may limitations muna ang ating manggala. But soon, medyo mag-okay na ang panahon. So, you can come and visit Grandeza and experience all those things. Oh, what else we gonna offer here? May mushroom house. Mm-hmm. In fact, may nagsimilip ako kanina. Okay. Meron tumubong dalawang fruiting bugs. Okay. You can see it mamaya, sir. Tignan mo doon. Para, nag-harvest ka na ba ng mushroom? Hindi pa. Hindi pa po. Okay, ikaw na mag-harvest. Nag-explore na lang ako dati. Ikaw na I give you the preference to pick at take sa fruiting bug doon kanina. Yeah. Bibigyan kita ng maliit lang ng basket para grabe. I need another videographer mamaya. Tawagin ko yung kaysa. Hindi ako marunong dyan. Mamaya tawagin ko para dun sa harvest natin. This coming February, at saka ang another pati, sir, is so that we keep our visitors in coming here. Mm-hmm. Every month, mayroon kaming promo. Every month. Halimbawa, yung January,
free lahat po yan, free entrance. At saka first week of January, nagpa-free ATV rides kami for one week. Imagine, 7 days, libre yan. At daming pumunta kasi libre yan. They can roam around the area, the buong Grandeza Integrated Farm. They can roam around free noong first week of January. At saka tinutuloy na lang namin free entrance kanyang buong January. Okay. So itong February, medyo konting fee na lang. Plus meron kaming promotion, ipropromote na mga activities to be done. Kasi alam mo naman, February is a Bear Month. Love Month. Yeah. Oh, grabe ah. Love Month. Love Month, so you feel the air. Gusto ko yun. Yung, lalo na yung gabi. Air. Alam niyo yung gabi? Yeah, yung gabi. Mm-hmm. Grabe, grabe. We offer here rice coffee. Mm-hmm. So, and then if you want also tea, we have tea. Mm-hmm. So, ang sarap po yan pag umaga at saka late in the afternoon yung maginaw-ginaw. And wow. Then, cold bread. Basta, you come in, ayoko na sabihin para ma-surprise kayo pagpunta nyo. Wow, ito pala yung i-expect mo sa February. Kaya pala sa Grandeza. Mm-mm, only Grandeza. From the tapos, name itself, grand, and grande na talaga yung ano mo dyan eh. Ah, diba? Yeah. Tapos every month, March, April, May hanggang December, every month iba po ang aming mga pakulo dyan. Ah, okay. Let's just pray po, Ate Pinky, and everybody is praying siguro na by this coming month, actually we are about to reach that maximum ano na eh. Dapat ma-meet na natin yung 75% or immunity herd na yan para unti-unti na tayong makabalik sa normal. So far, yan naman, and congratulations nga po pala sa Grandeza Integrated Farm for all your achievements, and alam po namin na marami pang mag-improvement and development. Maganda na ngayon, pero expect po na mas marami pang igaganda. Pero ang gusto ko talaga dyan ay yung nag-improve, nagde-develop ang isang lugar na hindi nawawala yung kultura. Nandyan yung kultura. Yes. Na kultura na kung saan yung dapat, yung mga kahit yung nakagisnan na natin nung tayo ay bata, nandyan pa rin yung egg peak na, di ba? Bibira na lang yung mga maka-experience ng bata na nga ganyan. Sir, kasi kaninang January, December yung katapusan, mismo December 31, nagtatanim ako dito. May mga bisita ko from Manila. Sabi nila, anong ginagawa nila doon, ma'am? Nagtatanim ng palay. Ano ang palay? They do not know. Kasi alam mo naman yung mga bata, yung mga teenagers from Manila. Ah, okay. Yung mga nandiyan sa farm, yung rice field. Yeah, they are eating the rice, but they do not know. They do not know, yun na yun. Diyan na sila nag, they experience to plant that, na pandan nag-grow up. In Ilocano, napanda mismo, nag-grow up, naka-short na, kasi kunada, I want to experience tita. Okay, go! Walang kaartehan, pumunta sila. Hindi na nila tinatanong kung may mga linta o ma-allergy sila. No, they never ask anything. Basta lusog na silang lahat, napanag-mulat na, napanda, nag-raep. Ang ganda. So, sabi ko, oh, wow. So, I even told them already yung mga kung paano nabubuo yung rice, kasi nagle-lecture na rin kami dito. Ah. Yung sa production of high quality inbred rice, seed certification, and farm mechanization. Yun ang buong kurso na tinuturo namin ngayon dito under TESDA. At supervised tayo ng Agricultural Training Institute. Ayun, with grabe, the good ha? Agricultural practices. Yan. Accredited. Grabe ha, grabe. Agritourism Farmside Accredited. Ganda naman sana dito. At saka SEC-registered. Sana malapit ang Ballesteros para maisingit natin siya. Agri ako dyan. Agritech. Oh. Grandeza Integrated Farm. Agri ako dyan. Ayun. Oh, oh, wow. Agri. Tapos gigising ka nila. Oy, agreein kayo. Agri. Hintay yung kape. Hindi, coffee rice. Rice coffee. Yeah, offer diba? Rice coffee. Alos-alos lahat. Mm-mm. Ito yung gustong gusto na. Actually, member din ako ng nakabasol na. PFRB Philippine Federation of Rural Broadcasters, na kung saan isa po sa mga programa ayan, kung alam po ninyo yung DWDA Agriculture Radio, yes, sa regional si office. Si Sir Rogelio Matalang. Ang session manager. Kasama po nila kami sa PFRB, Philippine Federation of Rural Broadcasters. Kaya na-experience ko na yung nag-explore lang ako sa mushroom house nila sa rice field rice. Yeah, sa Navisiha. Na-explore ko na yan because of that PFRB. Ah, pero nag-pick kayo doon, no? Hindi kami nag-pick. Why nag-pick ka nga?
kayo dyan. For your eyes only lang. For your eyes only. Hindi, inalaw naman nila kami, kaya lang, hindi naman kami, basta, it's this, hindi kami ano, nag-explore lang kami sa... Palag-benchmark kayo doon. Yes, kasi isa sa mga part ng program po ng community radio namin. Oy, nabanggit na natin ang DWTS dito. Sige, medyo mahaba-haba pong ano to. Okay lang, kahit tumabot niya ng isang oras, okay lang. Isa kasi sa mga dalawang slots ng community radio namin doon, Ma'am Ate Pinky, is agriculture program. Ay, ang ganda! So hopefully someday, somehow, makapag-benchmark. Sir, dito rin sa amin, meron din akong community-based training program. Mm-hmm. Nagpapatraining ako sa mga community, especially yung mga non-working mothers, yung mga displaced workers. Okay. Tingnan mo, meron tayong migratory birds already there. Oo, meron na po. Ngayon sabi ko pa nga kay husband ko, kinakailangan lang kayo mag-station tita dito sa malaking microscope, telescope. Mm-hmm. Meron akong telescope, maliit lang. Pero sabi ko, yung kagaya alam mo yung sa overpass doon sa MOA, doon sa taas na, yun ang gusto ko. Pero oh wow, it's worth a million. But gusto ko lang yung prototype. Prototype. Prototype only. It's just a prototype. Yung kayo siguro kinikuha ni Mayor Minga, ni Attorney Rambo de Gracia. Amo yun ni Mayor Minga. Ni Mr. De Gracia, ex-military, right? Oo, siya nga yung ano ngayon, siya yung mayor namin. Unopposed. Unopposed mayor po siya. Okay, say hello. Magkakilala po kayo, sir. Hello, sir. Mayor. Kasi siya mayor namin. Ano post po siya ngayon sa Santa Teresita? Oh. And ang priority programs po niya ngayon, isa sa mga priority programs niya, agriculture. Kaninang umaga, oras ti agrikultura, narinig ko, as I was listening to their program, nag-donate din siya ng more than half hectare na... Ano 'yun yung tataniman fund para sa mga production ng ano ng fingerlings ng tilapia. Oh wow, that's nice. Nag-donate siya ng lote. Lote para doon lang. Oo. Oh, para good. Yung mga ano namin din, mga fisher fox namin. Hindi na kami, hindi na namin para makatulong. Makatulong. Opo, makatulong. Oh, parang dispersal na lang siya. Yes po. Oh, okay, that's nice. Oh, gayon kayo, marami din sa bahay pa lang ni Mayor. Community based po tayo, Mayor! Pabuyan na ito, dito yate. Nagpapatraining po ako doon for free. I just render all my services for free. Marami na ako na-training sa ating mga non-working at saka displaced workers on that. Para meron naman silang pangkabuyan despite ngayong pandemya. Okay. So it's really, dami tayo kasi walang workers. At saka yung mga alam mo na, sir, because of this machineries that we are bringing to the farm already, very beneficial tayo kasi it makes our work easier. Easier, yeah. Yun ang positive side. Pero yung negative side is marami naman nawawala ng trabaho. So the solution na ginagawa ko dun sa nawawala ng trabaho is pinapapatrain ko sila ng mga ating pangkabuhayan. Ah, okay. Para sa ganon, yung mga pangkabuhay na yun, kung ano yung marami sa kanilang paligid, yun ang gagawin namin, like food processing. Okay, siyempre andyan na yung vegetable gardening and everything. Kung marami kang itlog, salted egg making, kung marami kang mga manok, ganyan yung how to just say, meat preservations, meat processing. Kung mga maraming isda dun sa kanila, meron tayong mga tinasabi natin tilanggit, hindi danggit at tilanggit. Tilanggit. Yeah, tilanggit sa out of tilapia na na-debone, na dried. So, yun pinapatraining po natin lahat dyan. Para sa ganon, may pangkabuhay ng ating mga tao kasi look, now, puro foods. Due to this pandemic. Foods talaga. Kaya kinakailangan mag-venture sila ng foods. Ano yung marami sa kanilang paligid? Na hindi na sila mag-outsource na other places kasi additional na naman costing yun. Oh yes. Kaya minamaximize po namin kung ano yun na sa paligid. Yes po. Oh, kung season ng dalandan, ginagawa namin dalandan juice, dalandan vinegar, ganyan. Ah, ganun? Oo, kaya nakakatulong tayo sa ating community. Hindi tayo magkaiba sa DepEd, ganun din parang sa amin. Kung ano yung available resources ninyo sa paligid, ganun din ang in-integrate namin sa mga learners. Parang ganun din tayo. At least, parang education na rin ako kasi TESDA. Yes nga po. Under TESDA po kami. Hindi, under talaga na. Yes, TESDA. Kasi magkaibang agency ang DepEd saka TESDA. Yes, wow. But the point is, TUTITS is andon yun ang common denominator. Yeah, the learning process. The learning process. Paano natin i-maximize ang ating environment, okay, na hindi natin kailangan ng gumastos. Mm-mm. But you, with the help of the TESDA and itong Grandeza Integrated Farm, I have learned a lot today with Ate Pinky. Thank you so much. Okay, halika na. Napatag-uungin. Mag-mushroom picking na tayo. Salamat, Sir Efren. Thank you din po. Babos.